Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Ang sabi sa Luke chapter 15, verse 31, "And he said to him, 'Son, you are always with me, and all that I have is yours.'" Ang pananampalataya ay paniniwalang mayroon tayong mabuting Diyos na nag-iingat, nagpoprotekta, nagkakaloob ng mabubuting bagay sa mga nagtitiwala sa Kanya. Naalala niyo ba yung kwento ng alibugang anak sa Luke chapter 15, 11-32? Binahagi ni Jesus ang parabolang ito para ipakita sa atin how good our Heavenly Father is. Yung bunsong anak na naglustay ng kanyang mana at naligaw ng landas ay nagpa siyang bumalik sa ama, sa tatay niya. Ngunit may kaisipan ng anak nito, ang bunsong ito, na huwag na siyang ibilang ang anak kundi alipin dahil sa kanyang nagawang paglapastangan sa ama. Yung bunsong anak doon, kasi saktong edad na siya. Kinuha niya yung mana niya. Sabi niya, "Ama, kukuhanin ko na yung aking mana." At nung naibigay ng tatay, ng ama, lumayo, nagpakalayo-layo yung bunsong anak na yon. At nilustay sa walang kaprarakang bagay o walang kabuluhang bagay. Sa madalit salita, naubos ang kanyang mana, ang kanyang kayamanan. Hanggang sa siya ay naghirap. At sa kanyang paghihirap, naisip niya na bumalik na lang sa kanyang ama. Pero meron siyang kaisipan na babalik siya sa kanyang ama, pero sabihin niya, ibilang na lang siyang isang alipin at hindi na ng anak. So nakita natin yung pangyayari na yon sa bunsong anak na yon. Pero malayo pa lang ang anak na ito na pabalik sa kanyang ama. Natanaw na siya ng kanyang ama at sinalubong ng ama ang kanyang anak at niyakap ng mahigpit. Alam niyo kung bakit? Yung tatay doon, yung ama doon, araw-araw hinihintay yung bunsong anak na yon na one day babalik ang kanyang anak. At sa halip na nangyari yung gustong mangyari ng anak, na huwag na siyang ibilang na anak kundi isang alipin na lang, hindi yun ang nangyari. Bagkus, tinawag ng ama ang kanyang mga alipin at inutusan sila na ito ay suotan ng pinakamagandang kasuotan. Binigyan ng singsing at panyapak. Alam niyo po bakit kasuotan? Sapagkat patunay na ang ama ay laging may pagmamahal. Singsing, sapagkat ang singsing ay simbolo ng pagiging authoritative, authority at panyapak. Kasi sa panahon na yon, ang mga nakapaa ay alipin, ngunit ang mga may panyapak ay mga yun yung mga Panginoon, no? Kaya sinutan siya ng singsing at panyapak, pinagpatay ng pinatabang guya at nagdiwang. Ngayon, dumating naman yung isang anak ng ama, o yung panganay na anak, at nakita at narinig ang celebration sa bahay nila. Nagalit at nagtampo ang panganay na anak. Nang makita ito ng ama, tinanong niya ang anak kung bakit. Sumagot ang panganay, "Ama, sa mahabang panahon," sabi ng panganay, "pinaglingkuran kita. Hindi mo man lang ako binigyan ng isang payat na kambing para may mapagsaluhan kami ng mga kaibigan ko. Pero itong anak, no? Pero itong anak mo na bunsong kapatid ko, naglustay ng kayamanan mo at pinagpatay mo pa ng pinatabang guya." Tignan po natin yung sagot ng ama. Sabi ng ama, "Anak, lagi kitang kapiling. Ang lahat ng ari-arian ko'y sa iyo. Dapat tayong magsaya at magalak sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit nasumpungan." Kita niyo po ang tingin ng panganay, panganay anak sa kanyang ama ay isang malipit at walang kwentang ama. Kasi ang paniniwala niya, kailangan niyang paghirapan ng isang bagay para bigyan siya ng kanyang ama. He did not realize that he already had an inheritance. At pwede naman siyang magpatay ng kahit ilan na pinatabang guya at mag-celebrate kasama ang kanyang mga kaibigan. Katulad ng ama sa parabola, kaibigan. God has already given you an inheritance in Christ. Don't fail to enjoy it by doubting God's goodness or by believing that you must work for it. See your Father's heart of love and goodness towards you. And celebrate your inheritance today. Beloved friends, ang pag-ibig ng Diyos, gayon na lamang. Sabi nga ng John chapter 3 verse 16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life."
mahal tayo ng ating Amang nasa langit. Kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak sa atin upang magkaroon tayo ng kaligtasan and inheritance through Christ. Tayo ay manalangin. Mapagpalang Ama Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa iyong dakilang pag-ibig sa amin na ibinigay mo ang iyong bugtong na anak ni Jesus upang kami ay magkaroon ng katiyakan ng kaligtasan. Siya inilibing upang huwag na kami nga mapahamak at siya'y nabuhay na magmuli upang kami na sasampalataya, maniniwala, mananalig sa bugtong na anak ni Jesus ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya naman siya na nanonood or makakapanood ito Panginoon ay maranasan niya. I pray for him, I pray for her Panginoon, I pray for them. Maranasan nila ang iyong inheritance, ang iyong biyaya, ang iyong pagpapala, ang iyong kaligtasan. Nawa, Panginoon, loobin mo na patuloy nilang maranasan ang iyong biyaya at pagpapala. Kaya naman, Panginoon, sa devotion na ito, nawa, Panginoon, ang banal na Espiritu ang magbigay sa kanila ng kaaliwan, kagalingan, at kapayapaan. Sa iyo ang pinakamataas mapuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang biyaya ng Diyos ay sapat sa bawat oras. God bless po.